Pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Always. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Ha? Oh, kaya galit na galit siya. Huh? Sabi niya, tinulungan pa naman namin, tinulungan ko pa kayo, tinulungan kayo ng SMNI. Ngayon, mga kabunyo, pakinggan niyo itong mga sinabi niya. Hmm? Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, pag magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko... Sa katwiran at takot sa Diyos para ibalik ang nagpapalimos. Pero yung aming pong... at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo'y magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leader sa papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatian ni Rizal, nila Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa naming araw. Hindi kami nagmolestiyan ng ibang tao. Lumago ang bansang karyan. Ngayon, you are envying and jealousy. Gusto niyo kaming i-put down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa?